Hey guys, welcome to Mama's Voice. In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. For today's episode, we are with Reverend Father Jesus Manabat Jr. to know more about his journey on priesthood. Let us get to know more about him up close and personal here on Mama's Voice, Mama Mary's Voice. I am Father Jesus Garcia Manabat Jr. From Makabebe, San Nicolas de Tolentino Parish. I am 52 years old. And we are 9 in the family. I was ordained as a priest in the year 1994, April 7. And if you try to calculate the timeline, I am now in my 26 years in the ministry. So my present assignment now is San Vicente Ferrer Parish, Alolot, San Fernando. But at the same time, as the director of the Cruzada de Penitencia y Caridad, this is one of our famous devotion in our province of Pampanga. From elementary, I studied at Kadwantete Elementary School in Makabebe. And then from high school, I graduated from University of the Assumption. Then when I entered the seminary, at first, I was in Rogationist congregation. That is only for 1 year. Then I transferred to Mother of Good Counsel Seminary. And tuloy-tuloy po yun, tuloy-tuloy po yun. Until I was ordained as a priest in 1994. We are 9 in the family. Panglima ako sa magkakapatid. Tapos dalawa kaming pare, yung... our eldest brother, si Father Mark, is also a priest. He is now the parish priest of St. Catherine of Alexandria at Arayat. Siguro yung kung titignan natin yung family background ko, malaki yung pamilya namin. Isa sa mga magandang experience ko sa family, yung mga magulang ko, my parents, are actually very religious. So, si nanay tsaka si tatay, sila yung mga talagang naging, kung titignan natin, sila yung nagtanim ng binhi sa pananampalataya. Because one of our, ako inuulit ko parati ito sa kwento ko, na mga magulang ko, sila yung malaking influensya sa pagpapare sa akin. Plus yung sa kapatid ko. Kasi from my family, especially from my parents, madasalin kasi sila. Hindi lang yung mga devotion na yung pagro-rosaryo, kundi talagang nagsisimba sila almost every week. Tapos may mga devotion sila sa mga santo, like sa San Nicolas de Tolentino, gayon din sa yung sa Apalit, sa kay Apong Iro. So nakikita ko yung kung paano nila kami hinubog sa pananampalataya. And at the same time, when my brother priest, si Father Mark, ay nasa seminaryo dito sa Olas, sa St. Francis, parati rin kami sa seminaryo. So pag binabalik-balikan ko yung mga karanasan ko, isa yun sa mga matinding palagay ko na naging dahilan kung bakit ako nakapasok ng seminaryo. And at the same time, when I was in high school, dahil nag-aaral ako sa University of the Assumption, nakikita ko rin yung seminaryo ng Mother of Good Counsel Seminary. And every day, habang ako ay nag-aaral doon, pumasok din ako ng Knights of the Blessed Sacrament mismo dito
sa chancery kung saan nakalagak yung imahin ng Virgen de los Remedios, which now as a director of this crusada, pag binabalikan ko yung karanasan ko, I think yun ang mga malaking ambag kung bakit ako nakapasok ng seminaryo. 1994 ako na ordained. I was ordained April 7, 1994. So this is my 26 years in the ministry. My first assignment was as a chaplain of Saint dito sa Holy Family sa Angeles. But I stayed there for only 1 year. After 1 year, naging parish priest ako kaagad dito sa Salapungan, sa Señor Salvador Parish sa Candaba. That was my first assignment. Then I stayed there for about 3 years. And then after 3 years, I was again became a parish priest of dito sa Christ the Prince of Priest Parish sa Mawake Resettlement as the first parish priest. Then I stayed there for about more than 4 years. Then after that, I was transferred to another parish at Jesus the Lamb of God Parish dito sa Pulong Masle, Mauli, Guagua. And then after there, after Pulong Masle, San Guillermo Parish dito sa Bacolor, I stayed there for about 6 years. And it was in that parish when marami akong naging karanasan, because for 6 years, that was my longest assignment as a parish priest. Then from that parish, I was transferred to another parish of Sacred Heart dito sa Palmayo. Isang magandang karanasan din yon, dahil doon naman sa parokyang yon, maliban doon sa parish work, I had the chance to be part of the Aita community. So bahagi sila ng aming mga karanasan, bahagi sila ng aming apostolate doon sa parish ng Sacred Heart. Then from that parish, San Jose Malino dito sa Mexico, and now dito sa San Vicente. So kung titignan natin, this is my 7th parish already. Tapos dalawang special ministry, yung sa Archdiocesan Youth Director and the Crusada ng Dependencia y Caridad. When we return, Father Jess will discuss about his experiences on a popular TV series that was shot at his former parish. All this and more on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. We're back, and we are still here with Reverend Father Jesus Manabat Jr. to discuss his journey on priesthood. Please like and share our social media accounts to know more about our Mama's Boys. During that time, we were actually trying to restore the place, the church, and even the whole community. Dahil alam naman natin kung anong nangyari sa San Guillermo Parish. Tapos pumasok nga doon yung isang TV series, yung May Bukas Pa, which ang naging basihan noon ay yung kung paano bumangon mula sa isang kalamidad ang isang tao, kung mayroon man siyang dinadaan ng krisis. So akmang-akma yung May Bukas Pa yung sa pag-stay ko doon sa San Guillermo. Tapos it took about a year, more than a year, para to run yung TV series na May Bukas Pa. At napakaganda ng naging effect, kasi maliban sa magagaling yung mga cast ng May Bukas Pa at malakas yung appeal ng bata na si Santino, maganda rin na naging venue yung May Bukas Pa para pabalikin at pauwiin muli yung mga taga Bacolor from the na doon sa storyang yon, dahil nakita nila na buhay pa pala ang buhay na buhay ang parokyang ito, at parang nagbigay sila ng pag-asa na makita nila kung paano bumangon. Siguro kung titingnan natin, malaki yung ambag parate yung experience of our family, tapos yung environment, at the same time kung sino yung mga nagiging nakakasalamuha ng isang binata. Kagaya ko, kung ang aking pamilya, lalong-lalo yung aking mga magulang, ay madasalin, malapit sa Diyos, hindi malayong mangyari na
na parang itinatanim nila yung binhi na sa bokasyon ng pagpapare. But at the same time, yung karanasan mo mismo, lalo na sa mga taong nakakasalamuha, dahil ako'y nag-aral sa University of the Assumption, tapos nagkaroon ako ng pagkakataon na maging Knights of the Blessed Sacrament, at ang pinupuntahan ko ay yung chancery kung saan nakalagak yung mahal na birhen. Ito yung naging daan din para mahubog at makita ko na parang may tawag. At yung tawag na ito ay tumugon ako na nung una, sinubukan ko lang. And then when I started to enjoy the life in the seminary, so I started to look at myself, am I for this kind of ministry, yung pagpapare? At sa awa ng Diyos at sa pag-ibig ng Diyos, nakita ko naman na kung paano ako minahal ng Panginoon at kailangan kong tumugon dun sa pagmamahal na iyon. So in terms of kung sa mga physical, wala akong ganong interest, but I was more inclined with other skills. Like when I was in the seminary, nakita ko yung buhay ko bilang isang dahil mahilig ako sa bahay. So napansin ko, pag binibigyan, dahil lang karanasan namin doon, every year pinapalitan yung mga kwarto namin. Napansin ko, kung yung mga kwartong kung saan ako nag-i-stay at naaayos kong mabuti, madali para sa mga kapwa seminarista na pag sila'y lumipat doon, nagugustuhan nila yung lugar. Meron nga akong isang naging kwarto noon, talagang tabi siya ng bodega. But when nung nandun na ako, dahil nag-iba yung aura niya, parang naging ito yung naging puntahan ng mga seminarista. So tapos nung nasa theology na ako, I was given the opportunity to be part of a big project, like naging liturgist ako. At the same time, nagkaroon ng pangarap yung aming director noon na magtatayo ng chapel. So dahil may kaalaman ako doon at medyo mahilig ako sa pag-aayos ng isang lugar, so yun ang nakita kong naging hub. Parang siguro interest yun at first. At sa ngayon, habang ako'y nasa mga parokya, nakikita ko na from that experience, tapos mapupunta ako sa isang parokya, parang naging bahagi siya ng aking misyon. At parang siguro it's a gift. I should say it's a gift, kasi hindi lahat kami sa mga pare o maging ako'y seminarista, hindi lahat ng mga seminarista may ganoong inclination na tumututok at na nakikitahan ka ng ganoong talento. So, from my point of view, nag-umpisa sila sa mga interest at hobby. But now, as a priest, I look at them as a mission and I look at them as a gift. Parang ganun yung pananaw ko. Siguro makikita ko yung naging link ko dito sa Crusada, hindi lamang dahil ito isang debusyon at advokasya ng ating Santa Iglesia dito sa Pampanga, kundi when we celebrated the golden anniversary of the canonical coronation, I had the chance to be part of the committee. At ako yung nabigyan ng pagkakataon para pumokus doon sa liturgy na gagawin doon sa golden anniversary, and at the same time, yung mga ibang gawain sa preparasyon. From then on, parang siyempre when you enjoy a certain work or kung ano yung naibigay na trabaho sa'yo, nandoroon yung puso. And then I look at that. Pagbalik ko sa mga, especially when I was young, nung ako'y nasa high school, I realized na bago pa yon, meron na akong connection dito sa krusadang ito. Hindi lang siguro ako aware. Yun nga, nung naging Knights of the Blessed Sacrament ako dito sa
sa chapel dito sa chancery, at nandoroon yung imahe ng Mahal na Birhen, yung Birhen de los Remedios. Every day that I attend the mass, merong kasing ginagawa na ritual na yung pare na naka-assign doon. Bago bigay yung blessing, magdarasal sa Mahal na Birhen, then people will go to in front of the Blessed Sacrament, Blessed Virgin Mary, tapos magdarasal, magpapasalamat. At bilang isang bata, sumasama-sama ako doon. And then I realized, aside from that devotion, yun din ang naging daan para magkaroon ako ng parang interest sa pagpapare. So from there, sinabihan ako ng ating obispo, si Apundong, na maging director sa krusada ng Virgen de los Remedios. Siyempre, hindi siya isang ordinaryong na trabaho dahil ito'y pang-archdiocese. So, kailangan kong alamin. So, I realized habang inaaral ko yung mismong trabaho, yung the term krusada, nung una, akala ko nakafocus siya sa mga images. But habang tumatagal at habang binabalik-balikan ko yung kung ano yung misyon ng krusadang ito, yung Mahal na Virgen, nakasama yung Santo Cristo del Perdón, nakita ko meron siyang malalim na misyon na ginagawa sa ating archdiocese, which I think it is very crucial to highlight, especially now, kasi napakaganda ng kanyang advocacy. And what is the advocacy of this crusade? The advocacy of this crusade is take care of the poor. When we return, we will continue to know more about Reverend Father Jesus Manabat Jr. and the Crusada de Penitencia y Caridad. All this and more here on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Back on our program, Mama's Boys, Mama Mary's Boys. And we are still here with Reverend Father Jesus Manabat Jr. as we talk about the Crusada de Penitencia y Caridad. Please like and share our social media accounts to know more about our Mama's Boys. And what is the advocacy of this crusade? The advocacy of this crusade is take care of the poor. And being the Church of the Poor, yung istorya ng krusadang ito, yung unang obispo natin, si Bishop Guerrero, palagay ko ito rin ang naging dahilan kung bakit niya itinatag ang krusadang ito. Lalong-lalo na nung mga panahon iyon, nung that was in 1950s, bumabangon din ang sambayanan Kristiyano. At bahagi ng pananaw na ibinigay ng ating unang obispo na si Bishop Guerrero, kung paano mailapit ang mga dukha sa mga mayayaman. At ang krusada ng Virgen de los Remedios at ng Santo Cristo del Perdón ang naging daan para tumugon sa ganitong panawagan. At palagay ko, ito rin ngayon ang kung titignan natin yung relevance niya, lalong-lalo na ngayon, malakas ang efekto niya, lalong-lalo sa mga tao. Kasi ano ba ang nagiging santungan? San ba tayo humuhugot ngayon ng lakas? Umuhugot tayo ng lakas sa ating pananampalataya. At ang isa sa mga malaking bigyan natin ng pansin sa ating pananampalataya, lalong-lalo na yung mga debusyon na ginagawa natin mismo dito sa Pampanga, ay ang krusada mismo. Ang Krusada de Penitencia y Caridad. Ang pagbabalik loob sa ating Diyos at ang pagmamahal na pwede nating maibigay sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga kapampangan. It started from the perspective of this Bishop Guerrero. Nagsimula lahat ito nung makita niya na nung siya daw ay na-assign dito sa Pampanga, sa San Fernando, bilang isang obispo. Siyempre bilang isang bagong obispo, titingnan niya kung ano yung pangangailangan. At nakita niya kung paano kaalkalawak ang Pampanga. At isa sa naging problema noong mga panahong iyon ay yung insurgency. At pangalawa, yung malayo ang agwat ng mga dukha sa mga mayayaman dahil noong mga panahong iyon ay maraming hasyenda, maraming mga, marami din yung mga nakikipagtrabaho lamang.
At nakitaan din niya yung mga katampangan ay malapit sa Diyos, malapit sa simbahan. Subalit, hindi sapat yung pagsisimba, hindi sapat yung ikaw ay pumapasok lamang sa simbahan. Kundi nakita ng ubispong ito na yung malalim na pangangailangan na kailangan nasa gawa yung pananampalataya. Kaya nga yung the famous line of Bishop Aki in Pampanga ay mucha piedad, pero poco caridad. Ibig sabihin dito, ang mga kapampangan ay madasalin po, pero parang kulang sa pag-ibig, pagmamahal sa kanyang kapwa. Iyon ang naging daan para humanap siya ng pagkakataon. Paano ba gigisingin ang pagmamahal sa puso? At ang krusadang ito ang siyang naging susi. At doon lahat nag-umpisa. Kaya nga yung debusyon natin sa Mahal na Birhen ay napaka-importante kasi iyon ang naging susi para buhayin sa atin yung pagmamahal, pag-ibig. Kaya nga yung tinatawag nating yung karidad. It is more of charity and love. The usual thing is yung mga rosaryo, pero meron din tayong tinatawag pa yung mission, yung pag-aaral sa pananampalataya. Meron silang mga formation na ginagawa din. And most especially yung service, which is yung pinaka image nito, yung lamak na tinatawag natin. Yung lamak, ito yung mga material na iniaalay ng mga tao kung saan man napupunta yung krusada, like yung pagkain, yung mga bigas, yung mga sardinas. At habang iniipon ito doon sa lugar kung saan bumipisita ang krusada, ito yung nagiging lamak na tinatawag. Pag sinabi nating lamak, parang regalo. At ang lamak na ito ay dadalhin doon sa susunod na barangay o community o parokya, at yun ang ipamimigay sa mga dukha. The lamak is indented for the poor, for everybody. At ito yung isa sa mga dahilan para makita natin na hindi lang pagdarasal, kundi in action ang ating pananampalataya. At ang isang magandang identity ng krusadang ito, kung sa lahat, sa ibang mga diocese, ibang mga lugar, meron silang tinatawag na mga shrine na pinupuntahan ng mga tao, baliktad yung sa atin dito sa Pampanga. Ang krusada, ang Mahal na Birhen, kasama ang Santo Cristo del Perdon, sila ang pumupunta sa community. Hindi yung tao ang pupunta sa shrine, kundi ang Mahal na Birhen, ang Santo Cristo del Perdon, sila yung ngayon ang umiikot at pupunta sa mga komunidad kung saan kailangan para makita yung pananampalataya ng mga tao doon. It is the original image at first, nung nag-umpisa ito. Napakaganda ng istorya. Noong una, the first part of this crusade, yung ginamit na image ay yung dito sa parokya ng Baliti na Virgen de los Remedios. That is the original image na ginamit noong unang krusada. Pero yung pangalawang wave ng pag-ikot ng krusada, hindi na ito ang ginamit, kundi nagpagawa ng isang image ang ating mahal na obispo, si Guerrero, na ngayon na ito yung ginagamit talaga kapag koronasyon. At ito rin ang umikot sa buong Pampanga. And this time, kung noong first wave of the crusade, image lang ng Mahal na Birhen, the second wave, which until now na nangyayari, ipinasok nila yung image ng Santo Cristo del Perdon, which is Christ-centered. I think that is very notable in this crusade, na nakitaan na may kulang noong una at ipinasok ang Santo Cristo del Perdon to highlight the Christ-centered of this devotion. At ito ang nagbigay daan para lalong lumalim ang pananampalataya, dahil pagbabalik loob ngayon ang focus
hindi lamang debosyon kundi pagbabalik-loob sa ating Panginoon. Kaya nga nandoon yung mga iba-ibang mga sakramento, lalong-lalo na yung pagpapakumpisal. Pagkatapos nung mga bandang mga 1980s na, which it started in 1950s, 1952, at punta tayo sa 1980s, nagkaroon tayo ng ibang obispo, si Archbishop Oscar Cruz. Dahil matagalan kung bumalik yung imahin, gumawa sila ngayon ng dalawang replica. At ito ngayon yung nakikita natin dito sa video ito. These are the isa sa mga replica ng Mahal na Birhen, de los Remedios, at ang Santo Cristo del Perdón. Na sila ngayon ang umiikot. Yung original na tinatawag natin na nandoroon sa chancery, ito'y lumalabas lamang tuwing celebration ng anniversary ng koronasyon. So this coming 2021, base sa aming pag-uusap ng ating obispo ngayon, si Akundong, since we are celebrating the 65 years canonical coronation, ang lalabas for this 2021 ay yung original naman. Lalo na ngayong pandemya, ngayong naranasan natin itong yung crisis ng pandemya, kailangan natin talaga ng very strong images para buhayin muli ang pananampalataya. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Voice. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Jamataraishinen!